dalawang posibilidad na kung na hindi totoong bayaran siya, napaaral siya ni Lisa, or totoong bayaran siya. Which is which, parang ganon. So mamimili yung tao. Mga kababayan, mga palangga, ang isang taong hindi bayaran, may paninindigan. Diba? Napakadali lang sabihin. Like ako, hindi ako bayaran. Kahit sinong, walang two options. Hindi ko sasabihin sa inyo na pwedeng bayaran ako, pwedeng hindi. No! Ang taong hindi bayaran ng pagkatao, straightforward. Anong pinagsasabi mo? Kung ako'y nag-comment sa akin na bayaran ka daw, ganyan. Anong pinagsasabi mong bayaran? Diba? Kasi galing sa puso mo, galing sa isipan mo, alam mo sa sarili mo na hindi ka bayaran, hindi bayaran ng pagkatao mo. Pag tinanong ka ba, pag pinagbintangan ka ba ng kasinungalingan, kunyari, o ikaw, ano ka, Pocahontas ka, pwede mo bang sabihin, ay mamili ka ng sagot, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pag binagbintangan, pag inakusahan ka ng isang tao na ikaw ay kawatan ka, taning. Pag ikaw ay hindi kawatan, sasabihin mo, hindi ako kawatan at magpa-file ako ng libel case ng demanda laban sa taong nagsabing ako'y kawatan. Okay? Tasagutin lang muna natin ito. Marami tayong pag-usapan. Sabi niya, dalawang posibilidad, okay, na siya hindi bayaran. Tapos sabi niya pa, kunwari, kung pinag-aral naman ako ni BBM o ni Lisa, hindi ba kayo masaya, sabi niya, na mag-inangbay ang suhol sa akin ay ang edukasyon? Oh my God. Really? Yung mga naniniwala pa rin sa kanya? Sabi niya, hindi daw ba kayo natutuwa na viewers niya o mga mamamayang Pilipino, dapat nga daw ang buong sambayan ng Pilipino ay matuwa dahil sinusuhulan siya ng edukasyon. Hindi, akala ko matalino ka. yan bang talino mo na halata sa pagiging mandurugas mo? Sure nga ka at sinasabi mo pa ang allergic ka ko sa edukasyon. Ang pinag-uusapan dito, taning, yung pinag-aral sa'yo galing sa dugot pawis ng mga taxpayers ng mga OFW. Walang problema kung pag-aralin ka nila, Lisa, dapat noon ka pa nila pinag-aral. Kung galing sa pera nila na dugot pawis nila. Pero kung pinaaral ka, di ba may ano ka na, no? Kuning-kuning ka na talaga, no? Gusto mo pang lokohin yung bayan? Dapat daw matuwa ang Pilipino. Oh my God. Taning, Diyos ko po, confirm ng pagiging bayaran mo. Matutuwa ang Pilipino dahil pinag-aral. Tapos allergic ako sa edukasyon. Ang sabi ko nga, imbis na ipaaral sa'yo ng Marcos Araneta Administration, paaralin ang mga deserving na mga kabataan na kapuspalad. Hindi ipapag-aral sa isang attack dog na katulad mo. Diba? Hangal ka talaga. Sabi ni Ma'am Pamela Navarro, diba? Sino maniniwala sa allergic ako sa edukasyon? Really? Kaso ng talino mo? Diba? Talaga yung talino mo? Alam mo kung anong talino? Talino sa panggagancho. Hoy, wala ka ng kahiyan. Malakas ang loob ninyo dahil nasa posisyon na ngayon ang umampon sa'yo na si Lisa Smart. At yung pera na yan, mga palangga, na balikan natin. Balikan natin kung sino ito sa tayo. Okay? Naalala ko pa, nagpapashare siya ng kanyang mga videos nung hindi pa siya kilala. Nung nagtatago pa siya, duwag-duwag pa siya, nagtatago siya sa cartoon character. Naalala mo yon? Pinag-uuto mo si Mocha para mag-share siya kasama ako pero hindi mo ako nauto. Alright? 2017, taning, tignan natin. Balikan natin yung kaanohan mo, kadugyutan mo. 2017, nang hingi ka, nagmakaawa ka. Ulitin natin kasi ibang bata, mga tao ngayon lang nakakarinig. 2017, pumunta ka ng Amerika. Isa ako sa nilapitan ng mga taga San Francisco na pwede kitang ampunin sa bahay ko para mabigyan ka ng libreng accommodation. Ang sabi ko, no, never, I don't like him. Kinuwento ko na sa inyo. Pero may mga mabubuti akong kaibigan katulad ni Kelly Kellogg's ng 2017. Umarte-arte ka doon, pinag-drive ka, nag-chipin-chipin ng mga Pilipino, binigyan ka tigo $100, tapos kinagabihan, naglasing ka.
at sinabi mo sa mamamayang Pilipino na nakakanood sa'yo, may taning na kasi ang buhay ko. Mahingi ng donation. Mamamatay na po ako. Oh, ba't buhay ka pa? At patuloy ang kasamaan mo. Hoy! Kuning-kuning! Di ba? Wala ka talagang kahiyan. Kasi sa bagay, ganun talaga ang mga, katulad ng amo mong si Lisa, wala kayong kahiyan dalawa. Pati na, you know, pero kayo lang muna. Pati yung amo mong si Mel Robles na ngayon, nandiyadyaan ngayon, base sa aking puting ahas, na nandiyadyaan, dyan siya ngayon sa London kasama mo. At magbabakasyon ng 1 month, in-announce ba yan dyan sa PCSO? Okay, balik muna tayo kay Taning. 2017, nang lilimahid ka, dahil wala kang malamon. Niloko mo ang mga viewers mo na nauuto mo pa noon. Binigyan ka at isa doon sa kaibigan ko nga si Kelly Kellogg's, Kelly Dayag na dahil Duterte-Duterte, you know, pareho Duterte, kasi likas na maawain ng Pilipino, sinamantala mo. At sinabi mo kay Kelly na, Kelly, dapat may vested interest ka, dapat makinabang tayo. Diba? So yun ang sabi mo. Alright. Alam niyo na yun. 2019, namatay ang kapatid ni Mel Robles na nasasangkot din sa 400 million na pagdanakaw noong 2018 sa LRTA. Case na sangkot sa pagdanakaw yung manager mo na si Mel na mahilig sa langka at durian napunta sa mukha. Alright, ngayon, nasangkot yan. Ikaw, Lisa, Bongbong, nag-a-appoint kayo ng mga may bahid ng pagnakaw sa pera ng bayan. Yan ang manager ni Taning. So, 2019, namatay. Ulitin ko, inuulit-ulit ko pa rin tayo nakakalimot. Namatay ang kapatid ni Mel na si Jojo Robles. Alright? Nangikil na naman kayo sa taong bayan. Kasi wala kayong pampalibing. Wala kayong pang what? Kachipan? Wala kayong pampalibing? Pero pagdating ng 2022, dineclare ng Marcos Camp na si Mel Robles ay nag-donate ng 30 million sa campaign ni Bongbong. So, tignan nyo yung timeline. 2017, si Taning, nagsabing may taning na ang buhay. Kaya ako nga siya tinatawag na may taning. Taning yan eh. Kasi siniloko niya na may taning na siya, pero buhay pa siya ngayon. Pero sabi ko, kapag niyakap ka ni Aida, mag-antay ka lang, ni Tita Aida. Okay. Then, in-appoint ni Bongbong, ni Lisa, itong si Mel Robles sa PCSO. Kung matatandaan ninyo, inatak ni Taning si Attorney Vic Rodriguez, then Executive Secretary, kasi gigil, you know, atat na sila na maupo yung kanyang manager na si Mel sa PCSO para nga naman magpanalo sila ng 433 katao. Alright? 433 katao na lotto winners. Ngayon, mga palangyan. Ngayon, sabi ko nga, sangkot sa pandidekwat itong manager. Si Lisa, sangkot sa pangdurukot ng mga dokumento. Yan si Vice President. Huwag kayong magsinungaling. Huwag kayong magsinungaling. Kitang-kita na kayo ng taong bayan. Malakas ang loob nyo kasi nakapwesto na kayo. At just in case na kuminos ang taong bayan para palayasin kayo dyan. Ikaw, Lisa, masaya na kayo kasi may pera na kayo, no? Diba? Ngayon, mga palangga, sino ba to si Taning? Kung yan, dahil sa sobrang yabang yan, nagkaroon ng Alphard, the driver pa, di ba? Pinagmalaki niya yan. Kukuha ko lang to sa post ni Mother Pebbles Talakera. Mother, thank you so much. Hindi ko pa napanood yung Taning na yan eh. Alright, may pakotse, may pabahay at kapitbahay pa ni Michael Ma na pinapatawag na isa sa mga smugglers dyan sa Congress. Si Michael Ma, si Taning, si Mel Robles, si Lisa Smugs, at ang First Family, magkakapitbahay sila. So saan kumukuha ng pera si Taning? Hindi siya basta-basta bayaran. Kasabwat din sila. Magkakasangkot sila kung magkakasama ang smuggling, ang mga business partner ni Lisa na smuggler sa isang compound. Hindi malayong mangyari na si Taning ay kasabwat din sa smuggling. Diba? Kaya, imagine nyo, walang pera at ang sabi pa niya dati, magbibenta daw siya ng kanyang mga gamit. O magbenta o nakabenta siya kaya daw siya nakaipon para pang London. Really? Nagbenta ng gamit? Anong gamit mo? Yung mga plema mo? My God. Alam mo, nakakatawa na lang ito. Ngayon, naniniwala sa kanya. Kung kayo, nang sumusunod sa kanya, na okay lang sa inyo na siya daw ay bayaran ng edukasyon, suhulan siya ni Lisa.
at ng administrasyon ito ng edukasyon. Kung okay lang sa inyo na ibibayad ninyong tax money, okay, yung taxes ninyo, mga OFW remittance, lahat kasama tayo dyan. Right? Kung okay lang sa inyo na yung mga, instead na para sa bayan, di ba, para sa proyekto ng ating gobyerno, ay ang part noon ay binibigay kay Taning Pangaral sa London. Ang sarap, di ba, ng buhay niya. Dahil it's either ang pera galing sa smuggling, galing kay PCSO, o diretso galing sa confidential fund, generous allowance ni Lisa. Talaga bang ang mga hindi nakaunawa? Sige nga, tanong ko kay siguro elementary. So mag-a-agree kayo sa kanya na okay lang na suhulan daw siya ng edukasyon. At nagpapakalat siya ng fake news na ako ay allergic sa edukasyon. My God! Paano ako maging allergic sa edukasyon? Dahil ang gusto ko nga sana, gusto nating lahat, na instead na binabayad ni Lisa, na binibigyan siya ng generous allowance o pinapatama siya sa pamamagitan ng mga dami na tao sa PCSO, o binibigyan siya ni Michael Ma sa smuggling share niya, di ba? Yung mga pera niyo dapat napupunta sa dapat kapuntahan sa Pilipino. Taning, kuning-kuning ka na, wala ka na talaga sa tamang isipan. Di ba? Hindi ka matalino. Scammer ka. At maliban pa dyan, extortionista ka. Dahil meron pang isang politiko na alam ko, ayaw lang nito mag-file sa'yo eh. Ha? Na in-scam mo ng 5 milyon. Maliban si Toning, may in-scam na lang man ikaw, may in-scam kang 5 milyon. Okay, antay-antayin mo lang. Recently, nag-post si Mother Pebbles, maliban pa sa taong to, may in-scam ka pa. At ang panakot, mga kababayan, ang kakasuhan siya ng estafa. Pero in the past niyang vlog, ako pinagbintangan niya na ako daw may estafa case. Wala po akong estafa case. Okay? Walang nag-file sa akin ng estafa case. Napakasinungaling mo. Ngayon ikaw, maghintay ka lang. Okay? Mga kababayan, itong taong ito na pinangakuan ay na lumapit kay Taning, alright? Ito, mainit-init ito na, ano, na balita, ano pala, na chika galing sa ating na puting ahas. Right? Ito. Basahin ko lang sa inyo. Okay, recent ito. Ang chika dito palangga, okay? Si Taning ay Mike idinorobo na milyones din. Yung taong ito, gusto siyang kasuhan ng estafa. Ngayon, mga palangga, ang panakot ni Taning sa kanya, okay. Ang panakot ni Taning sa kanya, malakas daw siya sa gobyerno. Kaya itong taong to na dinorobo niya ng milyon-milyon, naghahantay pa lang ng tamang tao na makatulong para sampahan siya ng estafa case. At kung ano pa, I don't know kung, hindi ko alam kung sino yung tao yun. Naiano lang sa akin, na-share lang. Pag ganun pa man, kitang-kita niyo naman kung anong klasing tao to. Di ba? Nakakatawa, sabi niya, ano, hindi ba kayo, ano ba yan, ang sabi niya, hindi niyo get, sabi niya, hindi daw pa gets natin, na kung susuhulan siya, edukasyon. Kuning-kuning, Taning, ulitin ko ha, masarap mag-aral kung galing sa pinaghirapan mo ang pera, tulad ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, okay? Even nag-aaral ako sa Amerika, dugot pawis, working student. Nagtitinda ng kung ano-ano during college days. Nagtatrabaho sa Amerika, nag-aaral para magkaroon ng patas na buhay. Hindi para pag-aralin ka. Okay? Katulad mo, pag-aaralin ka nang galing sa pera ng bayan. Napakagandang maging successful ang isang tao kung wala kang inataking tao dahil sinuklian ka ng kabayaran. Ang malupit pa nito palangga, ang pera galing sa pera ng bayan. Malakas ang loob nyo ni Lisa. May kalalagyan kayo sa taong bayan. Kayo. Eh kasi yung presidente natin, si Bongit, walang balls. Nalaglag ang kanyang set of balls. Dalawa na ngayon. Di ba?
Eh, mga mamaya sabi niya, kunwari, bayaran ako. Ganyari, sinungulan ako. Anong kunyari? Magkukunwari ka pa? Kunwari, bayaran ka? My God, I hate drugs. Usapan natin ngayon yung HPG director na nag-resign. Ha? Papaliwanag natin kung bakit po nag-resign yun. Alam mo, kasi may alam po tayo dun sa mga pangyayari na yun. Ha? Nangyari dyan yung... Sabi sa news, sinuntok daw ng HPG director yung anak niya. Eh, ang sabi, nakuha na ng video na sinusuntok yung isa sa mga nagtitrain doon sa Tiger. Kasi ito yun, ito context nun. Yung mga Tiger, yan yung parang tinitrain nila ng mga civilian and some, basta mga nagmumotor na tinitrain ho nila. At ito pong mga Tiger na ito, eh, kasama ko sa kanyang ceremony, yung ipinipin yung Tiger na nandito, okay? Pero hindi po yun, hindi po yun sinusuntok. Kasi alam ko yun, kasi si Mocha, Tiger ho si Mocha, Master Tiger ho si Mocha. Hindi naman ho sinusuntok yun, ipinipin lang yun. At sa katunayan, meron yun di ba alam nyo naman yung suot ng mga nagmumotor, yung makapal. So, kaya idinidiin, parang sinusuntok yun. Yun ay ceremony lang. Hindi po yun initiation, ha? Magkaiba po yun sa ceremony at saka sa initiation. Kasi iniisip na iba, masama yung ginawa ng anak ng director. Hindi ho, ceremony ho yun. Hindi ho yun tulad dun sa mga fraternity na initiation na ginaganon. Ayun talagang parang ginaganon, tapos sinusuntok yun. You're the man, parang ini-stamp ika nga. Na membro ka na ng Tiger. So, yun po talaga ang ibig sabihin nun. Eh, ngayon, dahil nga po na-misinterpret ng iba, ganda ni ate, o sa kanto, pak! Eh, dahil nga po na-misinterpret ng iba, iniisip tuloy na mayroong initiation na ganap. Wala pong initiation na naganap. Okay? Linawin lang natin. Although, nag-resign po yung anak. Yung tatay. Kasi yung tatay nung gumawa nun, na HPG director, parang nag-resign po dahil parang masama ho yung dating, di ba? So, yun po yung kwento nun. Pero alam mo, sa totoo lang, kahit sa totoo naman, walang masama sa ginawa, buti ho yung director na yun, merong siyang, alam mo yun, honor na mag-resign ho. Kahit po ganoon na wala naman talagang kasalanan. Nakakatuwa lang kasi may mga ganun pa tayong official na may honor. Hindi katulad nung isa nating secretary na puro kapalpakan. Ha? Pati yung anak niya na-involve na sa hindi maganda, ayaw pang mag-resign. Di ba? Yun, huli na eh. Huli sa akto, sabi nga, huli pero di kulong. Huli sa akto, isipin mo yun, huling-huli mo na sa akto yun. Tapos pambirang buhay ire. Hindi pa siya nag-resign. Ang kapal din ang mukha nun, ano? Ang kapal din ang mukha nung sekretary na yun. I mean, even if sabihin na natin, ha, hindi napatunayan sa korte, pero the mere fact na may scandal ang anak mo, karangalan ika nga. Diba? Yun po ay karangalan na dapat mong pinangangalagaan. Nakakahiya. Tapos ganun, basta-basta lang na... Sana magkaroon man lang ng kanting honor o dangal yung secretary na yun para mag-design. Buti pa itong director ng HPG, kahit pa paano. Diba? Isipin mo yung director ng HPG, hindi naman kasalanan yung ginawa nila. Kasi ini-stamp lang yun eh. Ano po yun? Seremonya po yun. Hindi po yun initiation, hindi po yun sinusuntok. Seremony po yun. Pero bakit gano'n na nag-resign? Kasi nga ho, yun ang tinatawag nating honor. Meron siyang honor sa sarili niya.